umaga po sa inyong lahat. Sa aking paglilibot po ang saan-saan para maipakita at maipasyal ko po kayo sa iba't ibang parte ng Doha, ako po ay nakakita ng isang paso at aking pinulot po kasi bala ko po sanang magtanim ng sibuyas para gagamitin ko sa aking paglulutong lugaw. Yun, nakita ko po itong cute na pink na paso na ito, kaya pinulot ko. At so ngayon, mag-start po tayo. Start po nating taniman ito ng sibuyas. Try natin kung mabubuhay ito. So, ayan po. Let's start po. Itong paso na to, diniligan ko na po yung lupa para naman po mabasa at saka po natin ipapatong yung sibuyas. So, abangan po natin sa mga susunod na araw kung itong sibuyas na ito ay may uusbong araw na. So, ayan dahon. Po, ilalagay ko po ito so, ngayon sa may ayan po, bintana. Abang na lang po, update ko po kayo sa mga susunod pa mga araw. Ito na po ang aking itinanim na sibuyas. After 3 days, ito na po yung resulta. May sumisibol na pong dahon. Ayan. Malamig ang aking kamay sa pagtatanim. Actually po, mahilig talaga akong magtanim. Sa loob ng kwarto, may mga tanim din po ako mga halaman at meron din po ako mga inaalaga ang mga halaman. Yan, bigayin lang din po yun ng aking mga kasamahan sa trabaho at saka mga kaibigan. Kung saan yun, maliit lang. Tapos yun, unti-unti po lumalaki na. Snake plant. Yun, meron din po ako nun. Ayan. Wow, excited na ako sa mga susunod pang mga araw. At sana sa day off ko, pagka magluluto ako ng lugaw, eh, makukuha ko na yung dahon para ilagay ko naman sa aking lulutuin. Sarap po pag nagtatanim ka, tapos yung itinanim mo, eh, napapakinabangan. Instead of bumili ka ng onion leaves, at least eh, may kukuhanin ka na ito. Tapos ilalagay mo sa lulutuin mo. Ayan. Abang-abangan po natin ulit sa mga susunod pang mga araw. At ito na nga po yun. After 5 days, ten-ten-ten-ten, ang haba na ng dahon ng aking sibuyas na itinanim. Wow! At pwede ko na po siyang putulin dahil ako ay magluluto ngayon ng lugaw. Dahil ako po ay day off ngayong araw nito, so may time ako para magluto ng lugaw. Yan, lago po niya. Naman ako sa aking nanay ang galing sa pagtatanim. Actually, ang aking nanay po ay marami po siyang mga tanim na mga halaman sa may rooftop. Tapos, naisipan din po ng aking ate na bumili at magtinda ng mga paso. Tapos, sa ngayon po, naging business na po niya yun. Partner po sila ng aking nanay at bumibili po sila ng paso at saka mga halaman. Tapos, itinatanim po nila at inililipat sa ibang paso. Tapos, saka po nila ibinibenta. Yung naging libangan po ng aking nanay sa pagtatanim ng halaman ay nagamit niya ng aking ate at nagkaroon siya ng idea para sa negosyo. Naging plantita mom ang aking ate. Shoutout po sa aking ate, kay Baylin, at saka sa aking nanay, si Nanay Emma. Ayan, tayo po ngayon ay magluluto na ng lugaw. Ang galing, nakakatuwa naman po. Tiyak, pagka kaya inilagay ko to sa aking lulutuing lugaw, tiyak,
sisiguraduhin kong lahat nitong mga dahon ng sibuyas nito ay aking uubusin. Dapat walang masasayang. Para sulit din ang aking paghihintay at pagtatanim sa aking alagang sibuyas. Ang galing. So, ayun po. Sana po nakapagbigay po ako ng advice sa inyo at saka tulong din po kahit papaano sa mga gustong magluto ng lugaw. Ayan. Or magluto ng nilagang baka. At ito na nga po ang aking ginunting na dahon ng sibuyas mula sa aking tanim. So ngayon, i-chop ko na po ito para isahog sa aking lulutuin lugaw. Nagamit ko na po yung onion leaves ng aking itinanim na sibuyas. Ito na po, ginupit ko na siya. Tapos susubukan ko ulit siyang diligan sa araw-araw para makita ko kung talagang tutubo pa muli. Pero yung pagkakagupit ko sa kanya ay may mukhang nasagad ko yata. Pero sa tingin ko naman eh medyo tutubo pa naman siya kasi yung sibuyas is matigas pa siya. So ayan. Hintay-hintay lang po sa aking update. 3 days later. Ayan na po ang resulta. Oh my God! Sibuyas na ating itinanim. Wow! Aba, isang himala ang sibuyas naging isang laklak. Tingnan nyo po. Ito po ang aking sibuyas na itinanim. Ang bala ko po talaga, kung ba't ako nagtanim ng sibuyas, ay para gamitin ko yung dahon pag ako ay nagluto ng lugaw. Kasi mabilis pong tumubo ang sibuyas. Pagtingin ko, pagbalik ko po after 5 days, nagulat ako na mangha sa naging resulta. Ang sibuyas ay naging buto. Joke lang po. It's a prank. Ito po ay binili ko sa Sukwanip Flower Festival. Na-prank ko po kayo doon. Na-prank ko din po ang aking sarili. At ang aking mga viewers. Ayan, ganda niya. Sa halagang 5 reals, meron akong isang magandang alagang bulaklak. Ayan. So, abang-abangan po natin. Pagkalipas ng mga ilang araw, bubuka po itong mga bulaklak, itong mga petals na ito. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Abangan nyo po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan po. Update lang po sa aking sibuyas na halaman. Ayan. Marami na po siyang petals na bumuka. Unti-unti na po nakikita yung kanyang kagandahan. Ayan. Ang gabay. Ito po. Yan, ganyan siya pagka bumuka yung bulaklak. Para siyang santan. Kumpul-kumpul din yung bulaklak. Ayan. Ito maganda. Mas maganda po ito pagka bumuka na lahat yung petals. Ayan. Isang piraso lang po yan para talagang isang buong sibuyas. Tapos ito yung dahon niya. Ayan na siya. Kakulay ng beige yung bulaklak. Pink din.
i-update ko po ulit kayo sa susunod na mga araw. A few moments later. Ito na ang aking halaman. Halos bumuka na po lahat ng petals niya. Tapos, ayan, kitang-kita na yung kanyang ganda. Yung amoy niya, okay lang din naman. Amoy ano siya, amoy kalatuchi. Naalala ko nung nasa elementary level pa lang ako. Ayan, maraming mga puno ng kalatuchi sa school. So, ayan, ganun po mismo yung amoy niya. Ayan, ganda niya. Sa totoo lang, ngayon na po ako nakakita ng ganitong halaman na para talaga siyang sibuyas. So, ayan po sa mga plantito at saka sa mga plantita. Ayan, meron din palang sibuyas na namumulaklak. Pasensya na po talaga sa lahat ng mga naprank ko. Ang tawag po dito ay Hyacinthus Mix. Nakalagay po dito is 10 reals pero binigyan po nila ako ng discount. Nakabili ko lang po ito sa halagang 5 reals nung ako po ay pumunta sa may Sukwakip Flower Festival. So ayun, dagdag collection na naman po ito sa aking mga halaman. Maraming maraming salamat po at saka nakaabot na po muli kayo dito sa dulo ng aking vlog. Sa lahat po ng hindi pa nagsasubscribe, huwag po kalimutang mag-like, mag-subscribe. At syempre, click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking...